Daniel Padilla, handa na para sa next step kasama si Catherine Bernardo. Matapos ang isang dekada ng pagsasama, handa na si Daniel Padilla na mag-level up ang relasyon nila ng real-life girlfriend na si Catherine Bernardo. The hottest news, the latest updates. This is Push Daily. Sa pagtungtong ng isang dekada ng tambala ni na Daniel Padilla at Catherine Bernardo, sunod-sunod na ang surprise ang inihanda nila para sa kanilang fans na hindi nagsawa sa pagsuporta sa kanila in their decade of love. Mula sa pagiging on-screen sweethearts hanggang maging real-life couple na nga sila. Nagsimula sila sa isang exclusive special documentary na Katniel isang dekada noong September 2021. Na personal na inihanda ng dalawa kung saan binalikan nila ang mga pinagsamahan nila noong nakaraang 10 taon. Maaga natagpuan ni na Daniel at Catherine ang isa't isa. 16 at 17 years old pa lang sila nang una silang nagsama. 2012 nagsimula ang real-life love story nila. Pero sinarili muna nila ito at noong 2018 lang nila ibinahagi ang relasyon sa publiko. Sa vlog ni Catherine ay minsan nang tinanong ng aktres si Daniel kung may regrets ba siya ng napakabata nila nang nagsimula ang relasyon nila. Agad naman itong itinanggi ni Daniel. Para sa kanya ay walang nawala sa buhay niya sa pagdating ni Catherine. Wala naman akong namimiss dahil bago pa rin maging tayo, ako nagawa ko na rin naman lahat, paliwanag ni Daniel. Lakwatserong bata naman ako. E nung kahit tayong dalawa naman, nagawa ko pa rin naman yung gusto ko. Dagdag pa ni Daniel, wala namang hinahanap na oras ang pagmamahal, di ba? Kapag para sa'yo, para sa'yo. Kahit maaga man o late. E nagkataon na maaga so walang problema. At least maagang naibigay sa akin. Hindi biro ang itinagal ng Katniel sa industriya. Hanggang ngayon ay loyal pa rin ang kanilang mga supporters. Ano nga ba ang sikreto ng matagal nilang samahan? There's no exact formula talaga na okay if you do this, magiging 10 years din kayo ng love team nyo. Ito yung secret, sagot ni Catherine. But I think, if there's something na since day one up until now, 10 years after, it's respect and teamwork. Iyon yung ginagawa namin ni DJ over the years. Teamwork is also very important, dagdag pa ng kapamilya aktres. We never saw each other as competition. We help each other. With DJ, hawak kamay kami through thick and thin. Nandyan kami para sa isa't isa. Ani Catherine, hindi na wala ang respeto at pagtutulungan nila hanggang sa ngayon. Just like recently, when we had to tape a really difficult scene, I felt I wasn't ready and DJ gave me nothing but encouraging words, kwento ni Catherine. Kasalukuyan silang abala sa romantic series na Too Good To Be True. Ipapalabas ito hindi lang sa mga local networks at online platforms, kundi pati na rin sa international streaming platform na Netflix. That's very important, na tinutulungan nyo ang isa't isa to be better, dagdag pa ni Catherine. Ganoon yung na-develop ko na relationship with him. Sinagundahan naman siya ni Daniel. It's love and respect and yung support sa isa't isa. Iyon yung pinaka-importante, paliwanag ni Daniel. For us, there's no easy or difficult character to play. We always try to make each project work. Bukod sa ginagawang serye ay may inilabas ring Too Good Together special, kung saan nakipagtsikahan ng dalawa sa tatlong director na nakasama nila sa kanilang 10 taon sa showbiz, sina Direk Cathy Garcia Molina, Direk May Cruz Alviar, at Direk Olivia Lamasan. Dito na pag-usapan ang isyo ng kasal. Yun yung next chapter ng buhay namin. Oh. Kasi syempre kailangan na mag 10 years na kami. Diba yung kasal sa yun na yung magsiseal sa inyo. Seal Direk the deal. After that, you build a house together, diba? Build a family Ay, together. Ay, magpagawa kayo ng hindi bahay pwede. Hindi kayo kasal. Papaluin kami ng mga magulang namin. Hindi pwede. Para sa 27-year-old na aktor, ito na ang next step para sa kanila ni Catherine. Looking forward na rin ako dun. Kasi parang, ano pa ba yung ano sa buhay ko? 27 na ako, parang what's next, diba? Sa aming dalawa. 27. Ibinunyag rin ni Daniel na dati pa naman nila na pag-uusapan ni Catherine ang pagpapakasal. Kahit pa noong mga bata pa sila. At saka dati pa naman, 16, 17 years old pa lang pinag-uusapan na namin. Kung talaga? Yeah. And now we're here, diba? Ito na. So, what's the plan after 3 or 2 years, diba? Ayon kay Catherine, ang original nilang plano ay magpakasal ng maaga. Nag-move. Dapat 26. Dapat 28 or 20. Pero hindi pa pala. Hindi pa pala. Para kay Daniel, kapag 30 na siya, hindi na mauurong pa ang kasal. Kinontra naman siya ni Catherine at pinaalala sa kanya na wala sa edad yon, kundi sa kahandaan nila sa ganoong responsibilidad. 30, usapan natin. Basta pag-renta pareho. Hindi na mamumunod.
know, you can't say that to me. Kasi pag marriage, dapat pareho tayong ready. Alam mo, hindi pa tayo ready. So, kailangan pa natin aralin ang buhay. Kung paano. Hindi ka, baka ikaw ang di pa ready. Ah, no, trust me, love. Come, ready now. For more showbiz and updates, visit push.com.ph. Don't forget to like, follow, and subscribe our social media pages.